Nakakakita tayo ng windmill ay agad nasasagi sa ating kaisipan ay ang Holland na mas kilala kaysa sa Netherlands na kanyang bansa. Dahil ang Holland ay isa lamang rehiyon sa bansang Netherlands. Bago tayo malayo sa ating paksa tungkol sa windmill o molino sa sarili nating wika, ang molino ay naimbento mula sa maligayang kaisipan ng tao noong ikapitong siglo hanggang ikasiyam na siglo sa Sistan, isang rehiyon sa pagitan ng Iran at Afghanistan. Pero ito'y mas naging tanyag nang ito ay gamitin sa Netherlands noong 1200 AD. Sinong makapagsasabi na ang isang simpleng laruan na ito ay magmumula ang isang makina na lubhang kapakipakinabang upang makatulong sa isang mabigat na trabaho na kailangan ng maraming tao upang may sakatuparan ang isang layunin upang maging mas madali ang isang trabaho. Ang molino ay naimbento noong panahon hindi pa ganap na natutuklasan ng tao ang bakal, na tanging sa mga sandata lamang nagagamit ito. Kaya't karamihan sa mga parte ng makinang ito ay gawa lamang sa kahoy. Nakamamangha lamang isipin, dahil sa malikot na kaisipan ng tao ay maiisip mo ang mga bagay na ito mula sa kawalan. Talino na hindi makukuha lamang sa paaralan. Ang paaralan na nagiging isang kasangkapan lamang upang lalo mong mapayabong ang iyong kakayahan. Pero ang talinong bigay ng may kapal bilang pagpapala sa mga taong kanyang hinirang. Hinirang tulad ng mga inventor, dahil hindi lahat ng tao ay binigyan ng hindi masukat na talino at kakayahan. Lahat tayo ay binigyan ng may kapal na kanya-kanyang talino. Ikaw, kaibigan, anong talino ang ibinigay sa iyo ng may kapal? Ang Netherlands ay matatagpuan sa hilagang kanluran ng Europa at kalahati ng kanilang lupain ay reclamation land o tinambakan lamang. At mas mataas pa ang level ng tubig alat kaysa sa kanilang lupa, na may sukat na 12 talampakan na mas mababa sa tubig dagat. Ayon sa kasaysayan, ang molino o windmill ay ginamit sa ulan upang alisin ang sobrang tubig pabalik sa mga ilog. Kabaligtaranan sa atin, dito sa atin ay kukuha tayo ng tubig sa mga ilog upang matubigan ang ating mga sakayan. Ginamit ng Netherlands ang Archimedes screw machine na naimbento pa noong panahon ng sinaunang Griego upang itaas ang tubig na pinaiikot naman ng molino sa pamamagitan ng hangin. Ginagawa nila ito upang alisin ang sobrang tubig upang masaka o mataniman ang kanilang mga bukirin. Lahat talaga ng sobra ay masama. Sobrang pagmamahal ay masama. Sabi nga sa salitang Ingles, too much love can kill you. Dahil nga sa pagiging malikhain at mapag-isip ng tao kung paano magagamit ang libreng enerhiyang ito mula sa kalikasan, ito ay nagamit din sa pagigiling ng mga butil at sa pagkuha ng tubig mula sa mga balon. At sa bagong modernong panahon natin ay nagamit din ang molino upang makalikha ng kuryente na pangunahing enerhiya na ginagamit natin sa ngayon. Bakit kaya hindi nating pagukulan ng pansin ang molino o windmill upang maging kasangkapan upang mapagkunan ng kuryente sa ating kapuluan? Huwag nating sayangin ang enerhiyang ipinagkakaloob ng kalikasan. Gayahin natin ang Bangi Windmill sa Bangi, Ilocos Norte.
Oo nga't may mga lugar na hindi masyadong mahangin. Pero may mga lugar na sa tuwin ay mahangin. Tulad ng Tagaytay at ating mga baybaying dagat, hindi man lubos na mapagbigyan ang buong kapuluan ng enerhiyang galing sa molino. Ito na may makababawas sa polusyon na dulot ng sinusunog nating langis at krudo, at makababawas din sa ating mga inaangkat na petrolyo sa ibang bansa. Sa iyong palagay, kaibigan, tama ba ang aking pananaw sa bagay na ito? Yan po ang kwento ng windmill o molino na nahalungkat pa sa lumang baul ng lolo ni Lolo Juan. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking maiksang kwento at abangan nyo po muli ang mga susunod ko pang kwento mula sa inyong abang lingkod na si Lolo Juan. Patnubayan po kayo palagi ng may kapal. Bye-bye!